programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng Marry Me, Marry You. Sa pag-uwi nila Paula sa kanilang tahanan, ay hindi niya nga maitanggi ang labis niyang pagkainis sa nanay ni Luke. Ang kapal nga raw ng pagmumukha nito sapagkat tinanong pa siya kung kaya pa nga raw ba niyang magbuntis. Sagot naman ang kanyang anak na si Colleen, pabayaan na lamang daw niya sapagkat masasanay rin naman daw sila. Nagulat naman itong si Paula ng pasuray-suray na dumating itong si Aljo sa kanilang tahanan. At dahil may tama na nga ito ng alak, tinanong niya ang kanyang dating asawa kung ano nga raw ba yung nababalitaan niya na nakikipagrelasyon daw ito di umano sa edad lamang ng kanilang anak. Kinwestiyon niya si Paula kung bakit nga raw ito nakikipagrelasyon sa isang totoy. Sagot ni Paula, huwag nga raw niyang tinatawag na totoy ang kanyang boyfriend at huwag nga raw niya itong minamaliit. Pinaalala rin ni Paula na halos kalahati nga lang din daw ng edad niya itong si Belia. Halos tsuhin na nga lang din daw siya nito. Galit na sinabi ni Aljo na okay lang daw kung tito. Eh siya, halos kaedad na nga lang din daw ng kanilang anak. Halos anak na nga lang din daw yun ni Paula. Tanong ni Paula, bakit pag si Aljo nga raw ang na-inlove sa mas bata sa kanya, eh parang achievement at okay lang? Bakit pag siya naman daw ang na-inlove sa mas bata, eh parang kadiri? Ayusin nga raw ni Aljo ang kanyang mentalidad dahil lumalabas lamang daw na napakakitid ng utak ni Aljo. Sagot naman ni Aljo, bakit hindi na lamang daw binigyan ng kahihiyan ni Paula ang kanilang anak? Pagtatanggol naman ni Colleen ay wala naman daw siyang pakialam sa iisipin ng ibang tao. Ang mahalaga lamang daw sa kanya ay ang kaligayahan ng kanyang mama. Yun nga raw ang problema sapagkat sariling kaligayahan lang niya ang iniisip niya. Sagot naman ni Aljo. Nang marinig ito ni Paula, ay agad na nangilid ang kanyang mga luha. Nanginginig ang boses nito na sinabi kay Aljo na wala nga raw siyang karapatan na pagsabihan siya ng ganyan. Dahil noong mga panahon na iniwanan daw sila ni Aljo para kay Belia, ay siya lang daw? Siya lamang daw ang nag-alaga kay Colleen habang ang iniisip nga lang daw ni Aljo ay ang sarili niyang kaligayahan. Natahimik at nasupalpal naman itong si Aljo sa sinumbat sa kanya ni Paula. Dahil dito ay wala na nga siyang nabanggit pa na kahit anong salita habang itong si Paula ay tila napakasakit ng pinaghuhugutan. Umiiyak na pumanik sa kwarto itong si Paula habang itong si Colleen ay agad na sumunod sa kanyang mama. Naiwan namang mag-isa sa sala itong si Aljo. Kinabukasan ay galit na itsinitsika ni Paula sa kanyang mga kaibigan ang nangyari sa pagitan nila ni Aljo. Ayon sa kanya, bakit nga raw ba nangingiilam itong kanyang dating asawa? Eh hindi naman daw niya ito pinakikiilaman at saka magkakaanak na nga raw sila ni Belia. Bakit hindi nga raw ipush doon ni Aljo ang kanyang atensyon sa mga nangyayari sa buhay nila? Sagot naman ni Marvie, hindi nga raw ba nakakahalata itong si Paula na nagseselos lamang itong si Aljo. Bulalas naman ang kanilang kaibigan, bakit naman daw ito magseselos? Eh napakatagal na nga raw nilang tapos. Paliwanag naman ni Elvie, nasanay nga raw kasi itong si Aljo na matagal na naging single itong si Paula at ngayong taken na siya ay hindi nga siya makapaniwala. Na this time ay talagang mawawala na nga sa kanya ang kanyang dating asawa. Sa United Tech Company ay aligaga naman ang lahat sa kanilang trabaho. Dahil kulang nga sila sa manpower at napakaraming pending works, kaya naman natataranta itong si Camille sa pag-aasikaso sa kanilang lahat. Hindi nga nagtagal ay hindi na nakontrol ni Camille ang kanyang emosyon at napasigaw na sa kanyang kaibigan na si Dexie. Aniya, bakit hindi na lamang daw nila itigil ito at pansamantalang magpahinga silang lahat sabay walkout nga sa naturang opisina. Nagulat naman ang lahat sa reaksyon ni Camille, hindi nga nila inaasahan ang pagsusungit na gagawin nito. Sa loob ng kanilang tahanan ay agad nga siyang sinuyo ng kanyang asawa. Wika ni Andre, ano nga raw ba ang problema ng kanyang misis? Tugon ni Camille ay wala nga raw siya sa mood. Tanong ni Andre, kagabi pa nga raw siya ganoon at tanong nga raw ba ang kanyang problema? Sagot naman ni Camille, bakit nga raw siya sinisigawan ni Andre? Natatawang sagot ni Andre na hindi nga raw siya sumisigaw. Sa pagkakataong ito'y tila nagmumudi na nga itong si Camille at sinabing matutulog na lamang daw siya. Akma na nga sanang papasok sa loob ng kwarto itong si Camille ngunit bigla siyang nakaramdam ng hilo. Mabuti na lamang at naririyan si Andre at sinabi nga niyang dadalhin niya agad ito sa ospital. Sa ospital ay sinabi ng doktor na normal naman daw lahat ng blood investigations ni Camille. Ayon sa kanya, normal lamang din daw ang magkaroon ng morning sickness sa mga taong nagbubuntis. At nang marinig ng mag-asawa ang napakagandang balita, ay agad nga silang nagyakapan. Sa kabilang dako, sa ibang pagkakataon ay nagtungo rin itong si Patricia sa parehong doktor. Lingid sa kaalaman ni Patricia na siya nga ay nagdadalang tao. Nagulat naman ang doktora sapagkat 3 months na nga raw na buntis itong si Patricia at hindi pa niya alam.
Sa pag-uwi ni Patricia ay hindi naman maikailan nito ang kanyang labis na kalungkutan kaya naman siya ay napaluha. Sa inyong palagay, kung si Andre nga ba talaga ang tatay ng kanyang anak, magiging ganito nga ba talaga kalungkot si Patricia? Mas nagiging kapanapanabik na ang bawat eksena gayong nagkasabay na sa pagbubuntis itong si Camille at Patricia. At kung kayo po ay bago lamang dito sa ating channel, don't forget to subscribe mga kaibigan para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Paki-subscribe na rin po sa King Serie TV para sa mga latest updates ng Kapamilya series. Salamat!